way to the past, preserving treasures that shape the identity of Pangasinan. A symbol of rich history and cultural heritage of the province. A transformational story that moved people in unison. And a witness to a continuous progress. Let's walk down memory lane of refined symphony of elegance and legacy. Bakit tinawag na kasaril itong building na ito? Because ito ay pinatayo during the Spanish colonial period. That was during the mid-19th century. That was around 1840s. So it was called Casa Real. So Casa Real means the royal house because Casa Real was the very first provincial capital of the province of Pangasinan during that time. Yung mga gumamit nito, syempre yung ating alcalde mayor, ano? Because the alcalde mayor during that time holds two positions, ano? One is that he is the governor and at the same time he is a judge. Okay, judge of the court of first instance. Okay, so ang Casa Real, maliban sa pagiging Kapitolyo, eh korte rin siya. So, sino yung pinakahuling governor or gobernador? Well, basing it on the historical timeline, kasi yung bagong Kapitolyo natin na located doon sa may Lingayen Beach, pinatayo ni Don Daniel Maramba, ni Governor Maramba. Could have been na si Governor Maramba rin yung pinakahuling gumamit dito or nag-opisina dito bilang governor ng Pangasinan. Kasi it was 1919 nung nailipat, okay, yung Kapitolyo doon. Kasi yung Kapitol noon, yung bagong Kapitol noon, ano, pinatayo at nakompleto yung kanyang construction in December 1918, ano, that was time of Governor Maramba, and then it was inaugurated on February 1919. So it was in 1919 that Casa Real was vacated as the Capitol, ano. But then from 1919 up to 3 years, hindi naman nabakanti ang Casa Real. Naging ano siya, public ano, elementary school din during that time. Well, after siya naging school, ganun pa rin, patuloy pa rin siya bilang courthouse, okay? Until the time na nailipat yung ating korte doon sa kanyang current location ngayon sa may Capitol Complex. That was way back 1995. Naging kuta rin siya, no, ng mga Hapon during World War II. So, ang dami pinagdaanan na history or ganap dito sa Casa Real. Also, Casa Real became the office of several departments, okay, ng ating municipal government ng Lingayen. Well, maliban sa World War II, maraming pinagdaanan na lindol, ano? Kabilang na dyan yung, ano, yung malaking lindol noong 1990, July 1990. Also, mga baha. Kasi noon, yung likod ng Casa Real, ilog po yan. Ano? Andyan yung ano, Agno River natin, yung tributary ng Agno River natin. Ano? Nireclaim yan ng tambakan. Okay, kaya meron mga current buildings or structures dyan sa kasalukuyan. But noon, nagkaroon din ng mga massive flooding. Okay, 1970s, early 70s, yung The Great Flood dito. So, pinagdaanan din yan ng Casa Real. Pero maliban doon, hindi naman ito nasunog or whatever na other than those natural calamities na pinagdaanan niya. It was only in 2008, ano, yung bagyong Cosme, nang nailipad yung bubong nito. Kaya binacate yung Casa Real natin. Ano. And the restoration took place in 2015. And natapos siya in 2019. But in June 2021, okay, in-inaugurate yung restored building. Well, the Casa Real is a declared National Historical Landmark by the National Historical Institute then, ano? Now it's called National Historical Commission of the Philippines. So the declaration was made in 2002. We have a very big space here na Casa Real. We have around 1,600 plus square meters na floor area, first floor and second floor. So right now we have 11 galleries. Okay, na nagkukwento ng kasaysayan at kultura
akin ang Pangasinan. At present time, Casa Real Houses, Banaan, Pangasinan Provincial Museum. At pag gusto ninyong bumisita, mayroon tayong museum rates. 200 pesos para sa mga adults at tourists, 160 para sa mga senior citizen at PWD, and 100 pesos para sa mga children at students. Casa Real is a Spanish term which means royal house. It is the first capital of the province of Pangasinan, built around 1840s. Through time, it has witnessed historical events and served people from different backgrounds. However, the capital of the province of Pangasinan has been relocated to its new place during American colonial period.